Hey guys, this is Nurse Silabaro and you are the senior naturalist and welcome back to my YouTube channel. And for today's videos, hindi tayo magkakaroon ng mga vlog review, unboxing vlog, ganon. So, for today's videos, nandito ako para mag-share ng story. Mag-share ng story kung bakit nga ba hindi tayo nakapag-travel vlog this week. So, yun, unang-una is gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi tayo nakapag-travel vlog. Hindi ako nakapunta sa Hernani. Gawa nga nang nagkasakit ako, which is gusto kong humingi sa inyo ng paumanhin kasi nga in my previous vlog, diba, is na banggit ko sa inyo na pupunta tayo ng Hernani for travel vlog. So, ayun, hindi natuloy kasi nga, actually, September 26 is balak ko na talagang pumunta sa Hernani para sa mga travel vlogs. Pero, sad to say, noong September 24 pa lang is nakakaramdam na ako na medyo hinihingal ako, nahirapan akong huminga. So, I decided na hindi muna pumunta doon. So, yun, kung makikita nyo ngayon, yung pag-film natin is meron tayo ditong yung parang headset. Headset talaga to. Ito yung ginagawa nating mic ngayon. Kasi nga yung boses ko ngayon is medyo paos pa kasi nga hindi pa nawawala yung ubo sipon ko. Kaya, inilapit ko siya dito para mas marinig nyo yung boses ko. So, anyways, para mas maintindihan nyo yung istorya, sisimulan natin sa pinaka-una, sa pinaka-top. Char, pinaka-top. So, yun nga, share ko sa inyo ang pinaka-unang istorya kung bakit hindi ako nakapunta, hindi ako natuloy sa pagpunta sa Hernani. So, September 24 is may dumating na package, which is yung yung mga products ng ECD. Kasi nga, pinadala na tayo ng mga ating kailangang i-vlog review. Then after that, gumawa pa ako noon ng unboxing review. Unboxing na ang ng ECD, yung package na yun. In-unbox ko yun. Pero sad to say, almost 30 minutes yun. Tapos nakakalungkot nga lang kasi nga na copyright yun. Kaya I decided to delete na lang yung video na yun. I-delete na lang yung video na yun kasi parang walang silbi. So September 24 ko rin yun in-unbox. Then in-upload ko siya. Pagkatapos, pagka September 25, magpapag-giveaway sana ako noon. Gumawa ako ng video sa pagpapag-giveaway. Then, mapapansin nyo naman sa video ko na yun is medyo hingal na ako doon magsalita. Which ngayon, hingal pa rin ako. Tapos, may sipon na ako noon. Nakakaano lang kasi nga yung nanalo. Di ba si Angeline yung nanalo sa pag-giveaway natin? Pinoproblema ko pa ngayon kung paano ko maibibigay sa kanya kasi nga ayan, hindi tayo makapunta ng Hernani. So yan, dati pa first week pa lang ng September is nagplano na akong pumunta ng Hernani sa September 26 sana yun. So, ayun nga, pagka September 24 is nafe-feel ko na nahihirapan akong huminga. Actually, itong sakit ko na to is matagal na to since bata pa ako. Kasi ako asthmatic. So, almost 3 years na akong hindi inatakin itong sakit kong asthma. Pero, ayun nga, kasi nga, nag-photoshoot kasi ako noon. Nagsuot ako ng face mask ko without knowing na hindi ko pala yun na labhan pa. Kaya, may mga alikabok yun. Kasi, ako kasi, akong tao is napaka-sensitive kong tao. Yung kahit makalanghap lang ng very very light lang ng alikabok is kaagad akong sisipunin. And pag-start din sa sipon then ubo, then dyan na mag-start na mahirapan akong huminga. So, dumating yung time, September 26, dapat alis na ako noon papuntang Hernani. Pero doon na nagsimulang hindi na talaga akong pahinga. Nandito lang talaga ako sa kwarto ko, nakahiga. Alam mo yun, na-dehydrate talaga ako noon. Kasi nga, kapag ako nagkakasakit is yung laway ko is nasa bibig ko tapos kailangan ko siyang idura. So almost, yung selecta, kasi dyan ako dumudura, madaling mapuno yun sa loob ng isang araw lang. Kaya na-dehydrate ako noon. So, pagdating ng mga
mga tanghali is nahirapan na akong huminga, inatake na ako noon. So wala akong ibang maisip kundi mag-pray, ayan. So nagpa-play ako ng mga music na mga ano, Christian song. At least doon is na parang naanuhan yung loob ko. Basta parang hindi, wala ko nang maisip noon that time. Then mga 12 o'clock, almost 1 o'clock ng tanghali is hindi na talaga ako makahinga. Mabuti na lang is dumating yung tatay ko, then bumili sila ng ano yung parang Nebiol, yung parang pinapusok sa bibig para makahinga ako. Wait lang. So yun nga, after ni tatay bumili ng Nebiol is agad ako nagpausok sa bibig ko din. Ayun, lumuwag-luwag ulit yung aking paghihinga. So ayun, September 27 is medyo gumana yung pakiramdam ko, pero I'm still ano, nag-delibilize pa rin kasi nga hingal pa rin ako noon, which is ngayon, hanggang ngayon is hingal pa rin ako. Ganun talaga ako, asthmatic. Actually, wala sa lahi namin yung pagiging masakitin. Kasi sa pamilya namin is ako lang talaga yung ano, yung masakitin simula pa nung pagkabata ko. Pero nung nagsimula ang tumutong na ako sa high school, hindi ko na experience or hindi na ako inaatake sa sakit ko, which is yung pagiging asthmatic ko. Pero ngayon lang talaga siya nagparamdam sa akin after 3 years, diba? So medyo nakakaano siya kasi nga mahirap talaga yung taong asthmatic kasi napaka-sensitive niya sa ano yung alam niyo yung makalanghap pa lang ng bad ano, yung konting alikabok or mga sinusunog ng mga plastic is ganun talaga yung mga asthmatic na tao. Kaagad silang inaatake, which is katulad ko. Pero yung parang pinag-aanuhan talaga ni nanay at ni tatay kung bakit ulit ako inatake is kung dahil nga kapag nandito ako sa Burungan is hindi talaga ako naglalabas-labas ng bahay. Palagi lang akong nagkukulong dito sa kwarto, nag-internet, yan lang yung libangan ko. Unlike kung nasa Hernani ako is palagi akong gumagala kasi dito wala akong tropang katulad sa Hernani na alam mo yun, yung palagi silang game sa mga pag-gaming, mga ganun. Kaya nga gusto ko talagang pumunta ng Hernani para before mag-start ng ang school is makapag-gala-gala muna tayo, diba? Kasi nga kapag mag-start na ang ano pasukan is my God, busy na lahat. Modular, ang daming kailangang sagutin. Kaya nakakasad kasi nga hindi tayo kapunta ng Hernani. So ayun, September 28, 2020 is gumaan na yung pakiramdam ko na wala na ako ng tipon, ng ubo. Pero hinihingal pa rin ako noon. So napag-desisyonan kong i-reschedule yung pagpunta sa Hernani, which is ngayon yon, September ano na ba ngayon? 30 ba? Ngayon katapusan, Wednesday. Ngayon yung ano sana ko yung alis ko papunta sa Hernani. So ayun, pinanghinaan ulit ako ng loob kasi nga sabi ng kaibigan ng nanay ko na sa mga checkpoint na is kailangan ng medical certificate, which is hindi ako makakakuha ng medical certificate kasi nga baka hindi naman ako bibigyan ng doktor ng medical certificate kasi nga inaano yung may ano pa sa ano ko sa baga kasi yung baga ko talaga is napaka ano yung parang mahina ganon kasi nga hinihingal ako. So hindi kasi i-check up pa naman ako noon ng doktor, 'di ba? So sa barangay ano, sa barangay clearance, sa medical certificate nakakuha ako kanina. Pero yung inaano ko talaga is yung medical certificate kasi nga si mama pumunta ng G1 tapos tumawag sa akin niya yun, which is kung kailan ako nag-BBS mag-aabang na sana ako ng sasakyan, tumawag si mama sa akin ngayon na sabi na napaka-stricto ng mga checkpoint ngayon, kailangan talaga yung medical certificate. So I decided na hindi na lang talaga pumunta ng Hernani kasi nga nakakatakot eh. Kasi kapag kung travel ka na, 'di ba? Kung kailan traveling ka na tapos pababain lahat ng pasahero tapos yung parang ginagana na yung temperature tapos i-check yung health mo, 'di ba? Kasi kapag malaman nilang may mga sintomas ka ng alam niyo na 'yun, hindi ko na 'yung babanggitin. So baka i-quarantine ka 14 days. So kapag i-quarantine ka kasi 14 days 'yun tapos mag-start na 'yung school ngayong October 5. So baka hindi tayo makahabol. So
napag-desisyonan ko na lang hindi pumunta muna ng Hernani. Andiyan lang naman yung Hernani, 'di ba? So, ayan, pagpasensyahan niyo na ako kung bakit ito yung boses ko, kasi nga alam niyo naman, inatake ako ng sakit ko. So, ayan, hindi ko lang sure kung kailan ko maibibigay kay Angeline yung ating papremyo, kasi siya yung nanalo sa pag-giveaway natin. So, siguro papasabay ko na lang kapag magpadala si nanay kay Ate B. Berlin. Ayan, sa sobrang excited natin, hindi natuloy ang ating plano. Actually, nagpabili pa nga ako kay nanay no ng ito, yung Gorilla Pad para may magamit tayo sa pag-vlog-vlog dun sa Hernani. Kasi nga itong tripod natin is ano na to eh, may sakit na. Kaya, ma'am, nagpabili ako ng Gorilla Pad kay nanay. Tapos, nung Thursday pa lang is naka-ready na itong bag na to. Wait lang. Ito kasi yung ginagamit ko pang patong dito sa munok sa Gorilla Pad ko. Ito kasi yung bag ko. Ayan. Dalawang bag kasi yung dala ko sana. Itong red na to, which is yung laman nito is mga damit ko. Tapos yung isang bag na black is yun, doon nakalagay yung ring. Nung sana ilalagay itong ring light din tripod. Kasi nga, balak ko gumawa din ng vlog review ng CD products, which is gusto ko sanang kasama si mama noon doon. Pagkatapos yung isa kong bag na Michael Kors yung bigay sa akin ng ano ng CD is doon nakalagay lahat yung ano ko, yung pera, tapos yung ID, yung mga abubot, ganun. Yung my skincare ko dito ko rin nilagay. Actually 3 days lang yung balak kong mag-stay doon dapat, pero ayan, dahil sa sobrang excited natin, hindi tayo natuloy. Ayan, medyo nakakasad na. So, ayun yung rason, ayun yung story kung bakit hindi tayo nakapunta ng Hernani. Para alam niyo, Ate Sheena, kasi nga, dalawang, kay Ate Sheena, nag-update na tuloy na talaga ako. Tapos, ayun nga, hindi ulit tayo natuloy. So, medyo nakakasad yun. So, ayan. So, hindi ako, medyo speechless tayo ngayon kasi nga, the more na nagsasalita is, hinihingal ako. Ayan, kaya hindi tayo dapat ngayon magdaldal ng daldal kasi nga, hinihingal ako. Yun lang naman lahat, yung rason kung bakit hindi tayo nakapunta ng Hernani. So, before I end this video, gusto ko lang special shoutout si Marvel. Nakalimutan ko yung apelyido niya. Si Marvel Lucero, ayan. Kasi nga, matagal na siyang nagpapa-shoutout sa akin, which is hindi ko siya na-shoutout. Shoutout sa'yo, Marvel Lucero. Hindi ko alam kung Lucero, nakalimutan ko, kachat ko pa lang ito kahapon. Then, gawan ko na daw yung request niya, yung mag-ML challenge. Kasi hindi ako marunong maglaro ng ML. So, I'll share my best. Hindi ko lang sure kung kailan ako makakapag-upload nun. So, ayan. Special shoutout sa'yo. Hindi ko alam kung may jowa to. Kaya sa gustong, baka may gustong mag-apply dyan, PM nyo na lang siya. So, ayan. Dito ko na tatapusin ang video ito. At sana na sabi ko lahat yung information, yung rason kung bakit hindi ako nakapunta ng Hernani at kung bakit hindi tayo nakapag-travel vlog doon. Ayan. So, ayan. Dito ko na tatapusin ang video ito. Huwag mo kalimutang i-like, share, click ang notification bell at subscribe button para magdita sa aking every upload. Bye!